Dalawa na ang C-130 cargo plane ng hukbong pangpapoy ng Pilipinas matapos na dumating dito sa Bilimor Air Base sa Pasay City ang isa na nanggaling sa Estados Unidos. Inaasahang magiging tatlo na ito bago magtapos ang taon ayon kay Colonel Miguel Ernesto Ocol, ang opisyal ng tagapagsalita ng hukbong pangpapoy ng Pilipinas. Now, yung isa naman na minimaintain natin dito sa Clark Air Base, in-undertake ito ng 410th maintenance wing. Hopefully, before the end of this year, we will see that coming out. So, that brings our C-130s to 3. So, ano-ano pa mga air assets ang inasahan natin? Well, yung remainder ng apat na Sokols, we expect them also to be in before the end of this year. Attack helicopter. Yung attack helicopter po ay iniintay po natin yung with finality with regards to who will supply, no? But as far as the approval is concerned, well, it's in the ball. Nandiyan na yan. Iniintay lang po natin kung ano po yung specific type ng helicopter ang makukuha natin. Ano mga air assets ngayon ang naka-deploy sa Spratly Islands yung kinakailangan hinihingi ng mga troops natin doon? Okay. Well, we have the OV-10s. No? Malaki po yung endurance nito. Nakakapag-patrol po ito ng matagal-tagal. We have, when needed, we have the Fokker Maritime. Andun po yung ating mga surveillance equipment. And then, of course, naka-link tayo, no, with the Philippine Navy on a joint patrol operations sa ating West Philippine Sea. Sinabi pa ni Ocol na masasabag na kaagad sa mga disaster response operations ang bagong C-130 cargo plane. Yan ang DCRH News sa Bilimor Air Base, RH911 Bing Pormento, naglilingkod sa pagbabalita.